to survive your every day. And for today's video, as you can see from the title, I'll be sharing to you some tips on how to survive your everyday school life as an ABM student and also as a BSA student. So obviously, nag-graduate na po ako ng grade 11 and 12 na ABM yung strand ko, and now I'm taking the course of BSA or the BS in accountancy, and I'll be sharing to you some tips, my personal experiences na na-adapt ko. Like, nung school days ko, na-adapt ko sila, and now I survive. And by the grace of the Lord, ngayon pong school year na to, sa August po, is second year na ako. So, share ko lang. And this video, guys, is for those students na gusto nang gumive up, like, struggle is real stage na sila as of now. And ngayon, gusto ko sabihin sa inyo na nandyan na kayo, pinasok nyo na yan, so i-push nyo na yan. So if you wanna know what are the tips that I'll be sharing to you guys, just please keep on watching. So guys, please allow me to have a note para ma-share ko talaga sa inyo yung mga tips. Kasi sinulat ko dito yung mga tips na parang na-adapt ko para i-share ko sa inyo. And para wala din akong makalimutan. Gusto kong i-share sa inyo yung 5 letters na ginawa ko, which is the 4 P's and the 1 P. So the first P na gusto kong i-share sa inyo is yung pananampalataya na dapat meron ka. Okay? So, grade 11 ka ngayon, kinuha mo yung strand na ABM, magtatapos ka ng grade 12 ABM ka. Kinuha mo yung BSA ngayon ng first year, makakapagtapos ka ng fourth year na BSA ka. At ang pinakamaganda doon is makakapagtapos ka ng CPA ka. If it seems na today, imposible na makapagtapos ka ng pag-aaral, huwag mo tignan yon. Ang tignan mo is makakapagtapos ka ng pag-aaral, magiging CPA ka, and gawin mong motivation yung pangarap mo sa buhay. Like, yun yung i-look forward mo. Ikapit mo yung pananampalataya mo sa Panginoon, kasi if it seems na impossible ngayon, pero sa Lord kasi walang impossible. Kung nag-struggle ka man ngayon financially, mentally, physically, lahat ng yan magiging worth it. Yes. And gawin mo lang na motivation talaga yung pangarap mo sa buhay. Like, kung gusto mo magkaroon ng magandang bahay, ng magandang trabaho, ng magandang sasakyan, ng magandang buhay, you need to have the faith para makapagtapos ka ng pag-aaral. Okay, the second P, which is deep patience. Dapat sa pag-take mo ng ABM at ng BSA, ready kang umiyak. Yes. Ready kang umiyak kasi hindi mo mababalance yung balance sheet ng ganun-ganun lang. Tapos, tapusin mo ang dapat mong tapusin, no? Kasi kung ABM ka at kung BSA ka, alam mo yung 10 steps ng accounting. So, kung sa 6th step pa lang, nagkamali ka na, kailangan mong balikan lahat kung saan ka nagkamali. Like, babalikan mo yung pag-a-analyze mo, baka may mali pala. Tapos, yung debit at credit mo, piso na lang yung kulang, kailangan mo pambalikan kasi nga, hindi siya magbabalance at the end. So, kailangan mo balikan lahat para makita mo kung saan ka nagkamali. No? Sana all. Sana all. Sana all. Char. Tapos, dapat ready ka nga umiyak kasi talagang nakakaiyak ang accounting, guys. Ako personally, umiyak na ako. Tanungin nyo man yung mga classmate ko at yung prof ko sa major namin. Umiyak talaga ako kasi hindi ko talaga alam saan ako nagkamali. And nag-triggered na ako. Yun, ganon. Pero dahil nga, may patience ako, no? Hinanap ko saan ako nagkamali. And fortunately naman, nahanap ko kung saan ako nagkamali. Tapos, sabi ko ba dito, kahit piso na lang, kailangan mong tiyagain, hanapin. Like, hala, saan ako nagkamali? Hala, dito ba? Hala, dito ba? Ganon. Okay, third P, you need to have the passion. Before you pursue the strand or the program or the course, examine yourself kung ito pa talaga yung gusto nyo. So, yung mga incoming grade 11 pa lang or yung mga incoming BSA students, habang panahon kayo, no, isipin nyo muna kung ito ba talaga ang gusto nyo. Yes. Kasi mahirap nang pumasok sa... Mahirap nang pumasok
ng pag-aaral na ganun yung kinuha nyo, pero hindi nyo naman pala gusto. Kasi isipin nyo na lang yung pera at yung panahon na magagastos or masasayang kung hindi nyo naman pala talaga gusto yung pinasok nyo. And guys, gusto kong i-share sa inyo na pag pinasok mo yung isang bagay na hindi mo naman pala gusto, mahihirapan ka talaga. I mean, hindi mo ma-overcome yung bagay na yun, yung pinasok mo yun. Kasi nga, hindi mo siya gusto. Wala kang passion. Wala kang patience na malalagay sa isip mo or sa sarili mo. Kasi nga, hindi mo gusto yung bagay na yun. So, you need to examine yourself kung gusto nyo ba talaga yung pinasok nyo. At kung gusto nyo ba talagang tapusin. Kasi isipin nyo na lang yung perang pinapag-aral sa inyo at yung panahon na masasayang. Guys, the fourth P, which is the poor. Sabi ko dito, every day of your life, you need to pray about your studies. Kasi, you need to ask God's guide, wisdom, and provision all throughout your journey as a student. Kasi, I assure you that you will succeed in your life as a student. Like, makakapagtapos ka talaga when you pray. Because prayer works. Yes. Okay. The last letter, which is the D. At yung D na yon is nilagay ko siya as a discipline. Because guys, kahit anong course naman, kailangan talaga ng disiplina. And lalong-lalo na sa accountancy guys, kailangan ng disiplina kasi dito mo imamanage yung time mo. Like, you will learn how to manage your time or yung time management mo na wala ka na karapatan kumaya, wala ka ng karapatan mag-Facebook, magdamag. Pero kung kaya mo naman, di go. Pero I just want to share to you na kailangan mong i-manage yung time mo na pag-Facebook mo, na pag-gala mo. Kasi you need more time to read books. Ay, ito pa pala. Kailangan mong mag-invest ng mga materials like books, notebooks, pag-take ng note, at saka ng highlighter para ma-ano mo yung mga theories, yung mga procedures, yung mga solutions, kung paano ba sila isolve, ganun. So, you need to invest those things or materials, and you need to have your time management and the discipline na kailangan mo i-possess kasi nga, para ma-reach mo yung goal mo na makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi, di ba, oo, we are praying, meron tayong faith, pero we need to do our part. Yes. As a student. Kasi, hindi naman yan mahuhulog kabud na, hala, CPA ka na agad, hindi siya ganun. So, you need to work hard, okay? So, yun yung last na. And guys, kung meron man akong nakalimutan or hindi clear na na-explain sa inyo, gusto kong i-endorse sa inyo yung book ni Sir Pat na ginawa niya na kaya mong maging CPA. Wow! Which is, this is the first edition na ginawa niya ni Sir Patrick Pura. And meron siyang pangalawa na part 2 na kaya mong maging CPA. Kung gusto mong maging CPA, you are an aspiring CPA, I dare you to buy this book kasi napakaganda ng nilalaman niya. And personal experience to ni Sir Pat. Ayan, mas makakuha kayo ng magagandang tips at malinaw na tips kasi nga naka-explain siya lahat dito. And guys, ang ganda nitong book na to kasi meron siyang mga practical na pag-solve, ganon, yung parang ano kasi sabi niya dito, it contains useful tips and techniques, board exam review questions, memes and inspirational quotes, and many more. So guys, yung first edition niya, it costs 150 pesos and ito naman is 350 pesos guys. So itong dalawang book na to is 500 pesos and sulit na siya guys kasi sobrang ganda talaga ng book na to. Sobrang ganda ng packaging niya. Like ang kapal talaga ng ano niya, ng ito yung cover niya. Ang ganda yan. Tapos meron pang picture ni Sir Pat diyan. Ayan. Shout out to Sir Pat. Ayan, in-endorse ko na yung book mo sa YouTube ko, no? So, yun guys. Avail na kayo. Sobrang ganda talaga neto. May mga exercises siya. Ayan, may mga exercises. Ayan. Na pwede nyong gawin. Or pag-practicean, ganun. And meron din siya dito. Gustong-gusto ko to. Ayan. Magkakaroon kayo ng yung personal, parang message, tapos personal na signature ni Sir Pat, gano'n. Tapos, may gusto pa akong isa dito. Ayan, wait lang, hahanapin ko. Ayan. Ayan ang gusto ko. Kasi hindi ko pa siya nasusulatan.
parang sabi niya dyan na kung gusto mo daw, ano, parang i-grab mo na maging CPA ka, pwede mong isulat yung pangalan mo dyan. Ayan. And guys, sobrang ganda nito. Like, hindi ka mabuboring magbabasa kasi nga may mga memes, may mga inspirational quotes. So, yon. Kung gusto nyo bumili nito, guys, kindly comment down below sa mga gusto. Or you can message me through my email or Facebook or Twitter, i-DM nyo ko. Or Instagram, guys, kung gusto nyo mag-avail ng books na to na kayang-kaya mong maging CPA. So, kung may kakilala kang BSA student or ABM student na nag-struggle ngayon, i-share mo na tong video na to para makakuha siya ng tip at makapag-survive sa journey niya as a student. Bye guys! See you in my next one!